Hello, magandang tanghali po muli sa ating lahat. Ngayon po ay isa na naman pong ritual ang ating ituturo sa inyo. Alam niyo po ba, itong ritual na ito ay nakikita ko po dati ito na talagang ginagawa po ng aking lula sa probinsya. Kasi ng aking lula sa probinsya po ay talagang kilalang manggagamot. Kilalang kilala po ang aking lula manggagamot sa probinsya. Kaya manghihilot, mangtatawas, lahat po ng klaseng panggagamot po ay alam na alam ng lola ko. Kaya naman po ito, nakikita ko po ito sa kanya sa may mga problema pagdating sa pag-ibig, may problema sa kanilang mga anak na matitigas ang ulo, ay ginagawa po ito ng aking lola. Kaya naman, ito po ay aking ituturo sa inyo. Ngunit, bago po ako mag-start, ay muli ko pong pinapaalala sa inyo. Ito po ay gumagana po lamang sa mga taong may 100% paniniwala sa mga ganitong klase ng ritual, gayuma, slab spell, mga pampaswerte. Kung kayo po ay gumagawa nito na may katiting na duda, ay talagang huwag tayong magsayang ng panahon na tora sapagkat wala po talagang mangyayari. Napakarami po nating mga messages sa Pinays at Laba, talaga namang very thankful sila dahil yung iba hindi pa nga halos tapos ang ginagawa nila ay ayan, nagpaparamdam na sa kanila ang kanilang mga ex. Hindi nga lang, minsan hindi nga lang po talaga mangyayari ng isang beses mo lamang gagawin ay hindi po talaga minsan mangyayari. Minsan tayo, lalo na pag tayo yung atat na atat, halimbawa gumagawa tayo, nakadalawang beses na tayo, nakatatlong araw na tayo at wala pong nangyayari sa ating ginagawa, ay doon po tayo pinanghihinaan ng loob kaagad-agad. Ay wala po talagang mangyayari. Mayroon pong iba dyan, inaabot po ng mahigit isang buwan. Ngunit matyaga silang naghintay na talagang positibo pa rin sila sa kanilang isip, ang kanilang isipan na talagang mangyayari ang kanilang hiniling. Kaya naman, after po ng ilang buwan, isang buwan, ay talaga namang nangyari ang kanilang mga hinihiling. Hindi nga lamang agad-agad, ngunit hindi po sila nawawala ng pag-asa. May isa po sa aking nag-message na sabi niya, alam mo ba ma'am, talagang iniisip ko na po noon ma'am, gi-give up na ako, ayaw ko na kasi parang mag-focus na lang po ako sa mga anak ko. Pero nung time na nagsabi na siya noon, kinagabihan ay talagang kumuntak na sa kanya yung kanyang ka-LDR na boyfriend. Kaya naman very thankful po siya. Kasi talagang kahit naman nasabi niya na ayaw na niya, ay talagang positibo pa rin siyang mangyayari man, ngunit magfo-focus na lang muna siya sa mga anak niya. Pero pag nung kinahaponan ay talagang tumawag ang kanyang ka-LDR at humingi ng isa pang chance. Kaya naman po, kung kayo po ay hindi po kaagad nag-work ang inyong ginagawa, kasi po minsan nawawalan kayo ng pag-asa or minsan habang ginagawa niyo ito ay nandun yung galit. Nandan po yung galit. Dapat po habang ginagawa niyo ito, positive lamang po ang inyong isip. Walang galit or sama ng loob ang inyong mga puso. Iki-claim mo sa iyong sarili na talagang itong gagawin mo ay mangyayari. So, ito pong ating gagawin ay panawagan naman sa kutsara at plato. Kung ang iyong mga anak ay hindi nagpaparamdam or yung mga ex-boyfriend or kaya halimbawa mayroon na siyang iba ngunit ikaw naman ang original, ay pwede mo itong gawin. Ngunit kung ikaw naman ay second party lamang, ikaw ay third party lamang at gusto mo halimbawa na kapag-isip na yung lalaki na babalik na sa kanyang pamilya, ay hindi po ito pwedeng gawin. So ang maaari po lamang gawin natin nito ay ang totoong asawa or halimbawa yung mag-shoota pa lamang na nagkahiwalay at gusto niyang bumalik sa kanya. So pag, ngunit kung ikaw ay third party, sorry guys, hindi po natin ito maaaring gawin dahil hindi rin po ito mag-work sa inyo. So narito po ang ating mga kailangan nating gawin. Kailangan po natin itong gawin sa loob ng 9 na araw. Sa loob po ng 9 na araw. Ngayon kailangan natin ng litrato na. Litrato niya. Sabihin ng iba dyan, ma'am, wala po akong litrato sa kanya. Hindi po ako nakapag-print. May litrato po lamang ako sa cellphone. Pwedeng-pwede po natin gamitin ang litrato niya sa kanyang cellphone. Ayun, kailangan natin ng kutsara. Kailangan yung inyong kutsara, yung stainless po ah. Stainless po, hindi lang po yung basta-basta kutsara dahil kailangan po ay malayan, malakas ang tunog sa ating plato at kailangan natin ng platong babasagin. Ayan. Ngayon, tuwing umaga, habang ikaw ay nagkakape or nag-aalmusal,
kung ano man ang kinakain mo, umupo habang ikaw ay nakaupo sa lamesa. Halimbawa, pwede kang kumain, dapat po sa lamesa mo ito gagawin. Kung sa kwarto mo ay mayroon kang maliit na lamesa upang walang makaistorbo sa iyo, ay pwede po itong gawin. So doon sa lamesa ay ilalagay mo, halimbawa nandyan yung plato mo, kumakain ka, ay maaari kang kumuha ng extra na plato, ngunit babasagin po at stainless na kutsara. Ayan, habang kumakain ka, at hahatitingin ka sa kanyang litrato. At bigkasin mo ang kanyang pangalan ng mula sa puso. Kailangan ay may feelings ka. Parang kausap mo siya talaga siya. Parang nandyan lamang siya sa iyong harapan. Halimbawa, siya si Juan Pedro. Sabihin mo, yan, ikakatuka. Yan, Juan Pedro, umuwi ka na, tayo ay kakain na. Juan Pedro, magpaparamdam ka sa akin, iisipin mo ako, hindi ka mapapalagay sa kakaisip sa akin. Ngayon, 9 beses mo itong gagawin. 9 beses kang kakatok, 9 beses mong bigasin ang pangalan, and then katok. Ayan, Juan Pedro, katok, at saka yung nais mong sabihin, kailangan po yung pagbigas mo yung kanyang pangalan ay talagang galing sa kaibuturan ng iyong puso. Hanggang sa 9 beses habang tinititigan mo ang kanyang litrato mula sa iyong cellphone, or maaaring kung mayroon kang napadevelop ay pwede rin, pero pwedeng-pwede po ang nasa inyong cellphone. Gagawin mo ito ng saktong 9 days. So, halimbawa, mag-start ka ng Martes ng umaga. Ito po ay pwede nating umpisahan kahit anong araw. Any time of the day ay pwedeng-pwede po natin itong umpisahan. Pwede po itong umpisahan sa gabi, sa hapunan, or pwede rin naman po sa almusal. Wag pa lang po sa tanghalian. Sa umaga lang po at sa gabi ay pwede tayong mag-start. So, halimbawa natapos ka ng Martes, start na po ang count nun. Or nag-impwisa ka ng Miyerkules, start na po. So, halimbawa nagawa ka ng Martes. So, 1 na yun. Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules ka matatapos. Ayan po ah. 9 days po, eksakto, gagawin mo ito. Araw-araw na dapat po ay walang laktaw. Gagawin mo ito araw-araw, pwede kang mag-start ng gabi at pwede ka ring mag-start ng umaga. Yan po, paalala po, gagawin po ito kung ikaw ay may 100% paniniwala. Guys, napakasimple na lamang po nito. Huwag niyo naman po sanang sasabihin, ma'am, wala kaming litrato, ma'am, wala kaming ganyan. Kung talagang gusto niyo pong mangyari ang inyong kahilingan, ay napakadali pong gumawa ng paraan. Kutsara naman siguro, mayroon kayong stainless na kutsara at saka plato. Ito pong babasagin na plato na kulay white, ay may nababili po tayo niyan sa mga palengke kahit 15 pesos or 20 pesos po lamang. So ayun po guys, gawin po ng tama at may dedikasyon. Basta tayo po ay magtiwala at syempre kung malinis ang ating intensyon, ay hindi po tayo magdadalawang isip na humaling pa rin ng gabay sa ating mahal na Panginoon. So ayun po lamang, maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat.